magandang gabi sa inyo lahat. Tingnan natin ngayon kung paano gawin yung tapak sandals. Ito po yung ginagamit na suelas, gulong ng truck. Dito meron na siyang unang pahit para yung pangalawang pahit hindi na i-absorb. Yung unang pahit, yun yung ginagamit na pangapal sa mga butas-butas para yung rugby absorb niya sa unang pahit. Ang dalawang pahit, yun talaga yung pandikit. Kaya kailangan dalawang pahit talaga yung rugby na chinelas. Ganon din sa kabiyak niya, yung upper na part, may pahit na rin yung nauna. Pangalawang pahit na yung ginagawa din nila. So, pagkatapos pairan ng pangalawang pahit, sasalang dito sa conveyor, papasok siya dyan sa box na malaki. Yung box na malaki yan, yan yung heater. Tapos paglabas sa kapila, doon na i-dedicate. Tama-tama yung timing nito, mayroong mga adjustan dito. Yung timing niyan, sakto paglabas sa kapila, tama-tama, tuyo na, tama-tama na i-dedicate. Mayroong mga timer dito sa baba. Yan, nakikita yung mga timer. May oras yan para yung sa galaw ng conveyor, yung umiikot na yan parang mga yung bakal na yan, na-adjust yung bilis. Di pwedeng sobrang bilis, di pwedeng sobrang bagal. At sobrang bagal, matutuyo naman ang toto. So, tina-timing lang. Punta naman natin sa kapila. Dito naman dinidikit yung pagkataspiran doon, nalabas dito, mainit, tuyo na, tama-tama na idikit. So pantay-pantay yung pagkakadikit ng yung rugby, tama-tama yung dikit, tama-tama yung luto, yung timing. So yan yung ginagawa nila. Meron ditong ito naman yung settings. Dito, ina-adjust dito yung oras. Okay. Malalaman dito yung tamang timpla ng init. Ayan. Nililikit na. Pagkatapos nila indicate, tapos maluto, indicate, top lock ang tawag niya. Matapos yung top lock, ipipress naman dito. So yan yung mga na top lock na o dikit na. Tapos liligisin siya o ipipress dito sa roller kung tawagin namin. Sa roller na to, masikip na masikip siya. Yun. So, should. Hindi na tayo yung lumang paraan na kailangan pupukin ng martilyo. Ipapasok lang dito sa roller. Para napukpok na rin siya. Mas mainam pa dahil pantay. Walang lugar na hindi napukpok. Itulad ng sa martilyo, mayroon mga awang-awang yung may mga space, may mga gap yung parawat bagsak ng martilyo. Dito talagang naligis siya ng todo. Ganyang kagaling yung paggawa ng chinelas ng tapak. Kaya maasahan nyo yung quality, yung tibay, talagang mahusay. Kahit ilubog nyo siya sa tubig, hindi siya angat. Kahit panligo, laging basa, panglusong sa baha, sa ulan, hindi siya basta-basta angat. Hindi talaga siya angat. Kumbaga waterproof na kasi yung dating niya. Dalawang pahid ng rugby na pinamatibay na rugby pandikit ng goma. So, ginasgas din yung suelas niyan para kapit na kapit yung rugby.
pati yung apakan ginastos niya. So yan yung buong proseso kung paano dinikit yung goma, kung paano pinagdikit yung chinelas na tapak. Sige po, maraming salamat. Tangkilikin po natin sariling gawa na local na gawa, gawang Pilipinas, gawang Marikina, tapak po.